So yun guys, welcome back to another video. So ang gagawin po natin ngayon, magbi-video tutorial po tayo ngayon guys. So ituturo ko po sa inyo kung paano ang tamang paglinis ng gold necklace guys. So kailangan po natin na malinisan po yung gold natin monthly. Kasi importante yun, may mga libag na po yan sa mga nasumisiksik po sa gold necklace natin. Kaya tuturo ko po sa inyo kung paano ang tamang paglinis ng quintas. Tsaka kung ano ang dapat gagamitin niya para malinis talaga ng tama. So you guys, ang material po na gagamitin po nito sa paglilinis, na ito talaga yung dapat na gawin niyo guys. So unang-una to guys. So yan. Dishwashing liquid. So kasi alam naman natin na yung dishwashing liquid talaga ay nakakalinis talaga yan, kahit ginagamit natin sa paghugas mga ano ng plato, lalo na pag mga stainless. Yan. So guys, ito po talaga yung ano required talaga na panglinis ng gold pag gusto niyo linisan. Tsaka pangalawa guys, gamitin niyo yung toothbrush. So yan. So itong dalawang kasangkapan guys, ito po yung tamang gagamitin sa paglilinis ng ginto. So yan, tuturo ko po sa inyo kung paano paglinis. So yan guys, so lalagyan pa natin ito ng dishwashing liquid. Lalagyan niyo po yan dyan. Dishwashing liquid. Yan. Yan. Dapat ganyan na po yan kaysa paglagay ng dishwashing liquid. Tapos, pagkatapos nyo po lagyan ng dishwashing liquid. So, ang gagamitin po natin dito, lalagyan po natin ng mainit na tubig. Yan. Yung sakto na tulad naman ito po dyan. Tapos, kunting ano, warm na tubig. Tapos, gagawin nyo yun. Kung talagang sakto lang yung init ng tubig. So meron na po tayong dishwashing liquid na nakalagay dyan, tapos mainit na tubig. So ang gagawin po natin yan guys, ibababad po natin yung gold necklace. Tapos i-stir nyo ng ito guys, para yung dishwashing yung liquid sya na so ibababad nyo lang guys sa ano, 5 to 10 minutes lang po yung pagbabad yan. Tapos pagkatapos yun, ibabrush na po natin yan. So yun guys, so after 5 to 10 minutes mapapansin nyo kumikinta po siya. Kung makikita nyo guys, yan. Kumikintab na po siya. Kaya effective po talaga yung paggamit ng ano, ng dishwashing liquid sa paglilinis ng ginto. Kasi nagpapakintab po siya at saka natatanggal po yung mga dumi po nito guys na sumisiksik po sa yan sa pintas. So ang gagawin po natin ito guys, ibabrush po natin. Gamit po yung toothbrush nyo. Yung lumang toothbrush nyo po yung gagamitin nyo guys. So, babrushan nyo yung maayos. Ganyan. Kasi kailangan po talaga guys na malinisan nyo po yung gold necklace nyo monthly para kikita po siya. Kikita. Tsaka ano, matatanggal po yung dumi nyo guys. So, ito po yung ginagawa ko sa ano. Sa quintas ko po guys. So monthly ko po siyang nililinisan. Para maganda po yung pagsuot niyo guys. Tsaka maalagaan niyo po nang maayos niyo po yung ano, yung gold necklace niyo guys. So kailangan niyo po talaga na ano, yung maintenance siya na monthly po niyo nalilinis. Kung makikita niyo, kung mapapansin niyo, napaka-kintab. Parang brand new. Kung pupunta naman po kayo guys sa ano, sa gold store, ganito po yung ginagawa nila guys ng mga ano, ng mga lopan sa gold store. Ito po yung ginagawa nila paglinis. So, ginagamitan nila ng ano, dishwashing liquid, tapos mainit na tubig, kalahating ano, mainit na tubig tsaka maligam-gam. Tapos ibababad po siya guys, 5 to 10 minutes.
para matanggal siya talaga yung dumi. Ang ginagawa pa nga ng mga lupan guys, ano yun, yung parang pinapainit nila, sinusunog nila yung dito para kikintab talaga siya. Tsaka yung mga nadideform niya na mga parte sa ginto, maibabalik siya. Yun po talaga yung tamang ano, tamang pag-ano nito kasi. Kung makikita niyo guys. Bumabalik po siya sa ano, sa original. So kung magtatanong kayo guys, ano, sa mga magtatanong kung baka mababawasan po yung ginto pag ginaganyan, nilalagyan nyo ng liquid tsaka mainit tubig, kasi hindi po mababawasan yung gold necklace, yung ano, 24 karat guys, hindi po siya nababawasan pag ginagamitan nyo paglinis yung dishwashing liquid tsaka nilagyan nyo ng mainit na tubig. Mababawasan lang po yan guys pag ano, pag kinukuskus nyo yan, ginagamitan nyo ng liha yan, baka mababawasan talaga yung ginto nyo. So, importante talaga ang ganito yun. Mabrush yan nyo ng maayos. At dandahanin nyo lang po guys, para maganda po talaga yung result. Pero guys, take note na po guys, ah, yung 24 karat gold, ah, makintab na po talaga yan guys. Hindi po nababawasan ang kintab niyan. Ito, nililinisin lang to guys para matatanggal po yung ano niya, yung dumi. Saka pangalawa, pag gamit niya ng dishwashing liquid guys, mas lalong kikintab po siya. Mas makintab pa sa diamond. Saan niya sa kung magigitan niyo ang ganda ang natin ha. So pinaka-importante ko ito guys yung mga singit-singit dito kasi hindi natin may iwasan pagpasok yung mga dumi dyan. So yan po talaga dapat yung brush on. Guys, okay na. Napaka-kintal nito. So, ang gagawin natin susunod nito guys, babanlawan natin ng maligam-gam na tubig. So, yun guys, babanlawan po natin ng warm water. Gamit ko dito sa, ito sa display sa filter machine. Kita niyo po guys, oh. Makintab na makintab na po yan. Yan po, tapos yan. Medyo na na normal na tubig. Pang vanilla. Makikita nyo guys, grabe, sobrang tinfo. Ito pa yung resulta niya guys. Pagkatapos.
matatapos nyo, malinisan yung golden dress nyo. Ito yung pinaka-effective po na ano, paraan sa tamang paglinis ng golden dress nyo. Kasi iikot po lang. Para po siya bagong gawa. Yes. Napapintan po. So, pagkatapos niyan, papatayuin po natin yun. So, ilalagay po natin siya sa yan, gila. Kung makikita niyo po guys, kinang-kinang po siya. Yan. So, guys, ito po yung ano, yung finished product niya. Ba? Sobrang kintab. So ito yung pinakamagandang tip ko po sa inyo guys, kasi ito po yung tinuro sa akin sa isa sa mga expert sa paglilis po ng gold necklace. Yan. So sa mga may gold po dyan, gold collection, so ganito po yung gagawin nyo guys. So monthly po nyo lilinisin yung gold necklace nyo, tapos yung materials na gagamitin nyo po guys, simple lang, napaka basic lang po. Dishwashing liquid na po, any kind of dishwashing liquid, tapos yung luma nyo po na toothbrush, and then lagyan nyo po ng warm water, tapos mababad nyo po 5 to 10 minutes. So after nyo mababad ng 5 to 10 minutes guys, babrushan nyo po yan. Tapos pagkatapos nyo magbrush, syempre lilinisan po yan, so papalitan po ng tubig. Yung resulta niya guys.